banggit lang. Hello, kumusta po kayo lahat? Ito po yung old body, si Nurse Caloy. Meron po tayong isang reaction video at gusto ko na rin pong ipaalala sa ating mga kababayan at sa sanlibutan na ang Holy Week ay repentance. Yan po ang significance ng Holy Week sa mga Kristiyano. Repentance, ibig sabihin po yung paghingi ng kapatawaran. Lahat ng ating kasalanan ay tinubos ni Jesus Christ at siya ay pinako sa krus. Kaya yung mga dapat humingi ng kapatawaran ay pagkakataon niya na po para kayong mapabilang dun sa tutubusin ni Jesus Christ na kasalanan nyo. Ito po ay patungkol sa isang general ang ating video dahil sa kanyang pagsisinungaling na unsyami ang kanyang inaasam-asam na promotion. Kanyang pagsisinungaling sa kanyang asawa at mga anak at sa committee on appointment, nagsinungaling po siya. Mapapanood niyo po sa video clip natin kung paano siya nangangapa, kung paano siya nagsisinungaling sa kanyang mga sagot. Panoorin niyo po. Maraming salamat. Please do subscribe sa ating channel. Maraming salamat. Naalala niyo po yung executive session natin last week. The committee devoted a lot of time, a lot of energy para subukang i-clarify yung mga issues at subukang makapagbigay ng payo towards a resolution. Nabalitaan nyo naman po yung rekomendasyon ng committee specifically on the matter dito rin po sa materials na ibinigay ng CA Secretariat sa amin na the good general was also alleged to have been remiss in providing financial support to their minor children since 2017. Ito pong nasa sworn opposition filed against him, you, good general, by your spouse, Tessa Reyes Sevilla, that he has been giving only 2,000 pesos a month. Natanggap nyo naman po yung payo, yung rekomendasyon ng komite tungkol dito? Yes, Your Honor, and as a matter of fact, I immediately complied with the order of the chairman of this committee. Immediately after that, I sent my letter and I actually deposited half of the amount. And as a matter of fact, I also included or enclosed the receipt of my funds transfer, Your Honor. Salamat kayo, General. But I just like to refresh your memory, sir. Ang rekomendasyon po ng komite ay kalahati ng sweldo nyo, just the base pay, excluding yung allowances nyo, excluding yung amount reflected in your SALN, excluding po yung investments nyo sa stocks, just the base pay, kalahati po noon bawat buwan sa inyong asawa at mga anak at yung tuition po ng dalawa ninyong anak taon-taon. Sinabi din po ng komite na posible namang pong i-formalize ito sa AFP sa pamamagitan ng tamang dokumento allowing the AFP to automatically send half of your base pay to your estranged wife every month. Ito po ba ang kinomply ninyo, sir? Your Honor, hindi po yun ang nakarating sa akin. I was just told to offer, but if the committee so desires, I am willing to submit to that dahil alam ko naman po para sa mga anak ko. Agree po ako noon and I am willing to change the letter that I wrote immediately after this just to comply with that. But honestly, Your Honor, I was not totally informed the amount
I was just told to offer an amount, and I was not informed if that amount is already enough. That's why I am asking this honorable committee to consider the amount, or if not, again, I am much willing to concede with the request or the order of this honorable committee. It is actually not a request. It is not an order. It is actually not an order, General, dahil it's all right, sir. Advice po, payo ng komite, because as I will also express again, Mr. Chair, sa isa sa closing remark ko, dapat hindi na sana ang komite pa namin ang mag-asikaso or makialam or manghimasok sa ganitong usapin. There are other proper institutions even within the AFP to tackle this. And I do remind you, sir, that you are under oath. I have full confidence sa committee chair namin, what he undertook to communicate to you, para sana pagdating nyo po dito sa hearing natin ulit ay nakapag-comply na kayo. So I'm sorry to hear, Mr. Chair, na hindi pa pala nakakomply si General, no, sa payo ng ating komite, even in executive session, to make things right by his estranged wife and their children, kahit dun sa isa lamang sa mga punto na ni-raise sa sworn opposition, Mr. Chair. If I may, Your Honor, honestly, Your Honors, I was not really informed about the amount, because after the executive session, I was only, during the executive session, I was only asked how much, but I was not able to give the amount, because in my mind, I have to refer back to my lawyers. Then after that, we were told to go out from the executive session hall, and I couldn't really recall if I was told the amount, exact amount that I should offer. That's why when the chairman of this honorable committee called my attention, I went here in this hall, and I readily crafted the offer. With all due respect, Your Honor, it was not really mentioned how much. That's why, as I said, I am much willing now. This is the only time that I learned that it's 50% of my base pay. No problem po. Kukumply ko po. But ang sa akin lang po, dahil nag-comply ako una, na hindi ko naman alam kung na meron palang ganong instruction. Kasi po, pinalabas kaming dalawa nun. Hindi ko po talaga alam yung exact amount. But with all due respect, Your Honor, sana po makonsider nyo yung offer ko. And I am very much willing to change it immediately just to comply. Before we proceed, yes, I'd like to acknowledge the presence of our Vice Chairman of Committee on National Defense, Commission on Appointments, Senator Christopher Bongtigo. Good morning, Senator Bongo. Please, ma'am, proceed. Salamat kayo, Mr. Chair. I'm glad to hear the General saying now that he is willing to heed the advice of the committee. But I just have to make it of record, Mr. Chair, nagugulat po talaga ako na sinasabi ng General na hindi siya aware sa amount. And the situation is still that. Can I intercede, please? Yes, Mr. Chair. Jen, nag-usap man tayo na from 65 to 50. Gusto ko nga in writing yun. Sabi mo nga 50. Tapos gusto mo, sabi mo hindi mo kaya hanggang bumaba ka pa nga ng 30. We mentioned the amount. Please, wag ka naman magsinungaling. Sir, tinutulungan na nga kita. Sir,
if I may. Yung tama yung sinasabi ni Senator Ontiveros na hindi ito proper venue. Pero alang-alang na lang yung humanitarian, especially Senator Villar, pambihira naman, bibigyan mo lang 2,000 yung anak mo. Anak. So, tinutulungan ka namin. As what Senator Ontiveros said, hindi nga to venue para sa mga problema nyo. Yun. Tapos sasabihin mo na walang amount, pambihira naman. Wala namang ganyanan. Kasi tinutulungan na nga kita. Tsaka tumawag pa si dami pang si Congressman, uy, tumawag sa akin, lupitan ako, natulungan. Of course, lahat naman tinutulungan ko. Me being the chairman of Committee on National Defense, 11, 12, 13 Congress, tapos ngayon nakabalik ako sa Kongreso, eh talagang tinutulungan ko lahat, hindi lang AFP, lahat. Ano? Pero eh ayaw mo magbigay ng 30 kasi ang sabi mo, gagamitin sa korte. Yun eh.